Kamustahin naman natin ang barko ng Pilipinas na magdadala ng halos 5 milyong pisong halaga ng tulong at kagamitan sa Pag-asa Island. May naging aberya ba? Live na nakatutok si June Venerable. June! Emil, sakay kami ngayon ng BRP Francisco Dagohoy na nakaangkla malapit dito sa Pag-asa Island sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Biyahe ito ng mga taga-BFAR at Coast Guard para maghatid ng tulong sa mga mangisda sa isla ng Pag-asa. 8 barko mula sa hindi pa malamang bansa ang nakapwesto di kalayuan mula sa Pag-asa Island nang dumating ang BRP Francisco Dagohoy ngayong hapon. Meron din namang barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na rin. Pero wala naman naging anumang tensyon sa buong biyahe na tumagal ng mahigit 24 oras mula Puerto Princesa, Palawan papunta nga dito sa Pag-asa Island. Ayon kay Lieutenant Commander Mark Adrias, ang kapitan ng BRP Francisco Dagohoy, walang naging anumang radio challenge. Ulitin ko, Emil, walang naging anumang radio challenge at wala ring bumuntot na barko ng China Coast Guard sa buong biyahe. Ang naging problema lang talaga ay matataas na alo na umabot ng halos 2 metro. Dala ng BRP Francisco Dagohoy ang halos 5 milyong pisong halaga ng livelihood assistance gaya ng bangka at post-harvest equipment. Ang hamon ngayon sa mga taga-BFAR at Coast Guard ay kung paano maibababa sa isla ang dalala lupa't na hindi kayang idikit sa Pag-asa Island itong BRP Francisco Dagohoy. At yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, June Veneracion. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.